you know. Hello, hello mga ka-bangers, and welcome to our Banger Session 6. Good evening, Sunday night. Sorry, late kami nag-start. Dapat kahapon, okay, anong Friday eh. Kaya lang walang pwede. Oo nga, oo nga. Kaya, hello, hello. Good evening, good evening. So, with us today nga pala is si JC and ako, si Paul. Wala yung dalawa. Dalawa lang muna ngayon. Sabi ni Ninong Mike, habol daw siya, kaya lang wala pa eh. Eh, si Pat mukhang nakatulog na yun. Maga nag-message ata yun eh, alas 8. Nag-backrit. Oo, di ba? Kasi nga, mukhang may, ano, maaga daw meeting yata niya bukas. Ako, ako yung maaga yung meeting. Ay, ikaw ba yun? Sorry. So, nag-backrit ako eh. Eh, nag-message. Kaya lang, nanonood pa kami ng ano eh, ng Mulan kanina. Uy, ako rin, nanonood kami Mulan kanina. Live action. Tapos, binak-to-back namin sure. Kasi hindi na raw maalala ni Donna yung ano eh, yung animated. Ako naman, ang binaktoba ko sa Mulan, Lion King. Alin? Yung live action din yung, o yung animated? Oh, like? Yung CGI na ano, 2019. Ang daming pangit na pangit doon, pre. Saan? Sa Mulan o sa Lion King? Sa Lion King. At ang sabi nila, kung medyo inedit-edit daw ng konti at nilapit-lapit yung itsura doon sa... kung ano yung itsura sa animated, medyo papatok. Kasi ito, di ba, masyadong may pagka-realistic na itsura. Kaya lang, yung emotion ng animals hindi raw captured eh. Yun yung mga feedback ng mga purists. Ang akin naman kasi, yung sa animated kasi, usually, ginagaya nila yung features ng mukha dun sa features ng boses o ng voice actor. Oo, tama rin. Kaya medyo for example si Zazu, 'di ba si ano siya, Rowan Atkinson. Mm. Kaya makapal yung kilay ni Zazu dun sa ano, dun sa animated. Pero kasi hindi mo siya pwedeng gawin dito sa CGI, ano, magiging parang cartoonish nga naman siya. Yun nga. Pero yun. Mm-mm. Yun nga yung gusto siguro ng iba. Oo. Oh. Eh, samantalang... Pero para sa akin, good ako dito sa... Ako rin eh, good din ako doon sa live action kasi ang habol naman, kaya nga live action, di ba, as realistic as possible eh. Tapos yung ano rin, yung sa Jungle Book, ewan ko kung napanood mo na yung Pops, yung Walt Disney version ng Jungle Book. Oh, usually kasi kapag hindi ko napapanood sa animated, hindi rin ako interesado mapanood sa ano. Oo. Tapos, ano pa ba yung mga napanood ko na... Yung Maleficent, ginawan din nila ng ibang ng story yun. Kumbaga, dun sa Sleeping Beauty, one-sided lang yung story nun eh. Mostly kay Sleeping Beauty dito, kay Maleficent. Maleficent din halos. So, unrealistic ako, part. Ano muna tayo, isa-isa natin. Kung sa Lion King, ang medyo pro sa akin, ang medyo nagustuhan ko dun, yung mga inaabangan ko sa animated na panood ko nandun dun sa din. Yung, sa, mga, oh, yung mga key scenes, mga ganun. Exactly. Mga main like scenes. Yun, inaabangan ko si Zazu. Siyempre, nakita natin si Zazu, okay naman. Ibon talaga siya na ano, di ba? Wala nga lang siyang ngipin. Pansinin mo sa animated, may ngipin siya. Saan ka nakita ibon may ngipin? Ang medyo malapit tapos, siguro si Timon and Pumbaa, pare, para sa akin ah. Yun, exactly. Yun, yung pangalawa sa inaabangan ko si Timon at si Pumbaa. Tapos pangatlo syempre yung mga soundtracks na yun, yung Can You Feel the Love Tonight, yung scene na nakita ulit si Nala at saka si ano, si Simba. Oh, tapos yung ano, I Just Can't Wait to Be King. Yun. Yung classic yun. Yung, di ba, yung mga key scenes na ano na aabangan mo, di ba? Aabangan mo kasi napanood mo yung animated. Oh, part ng childhood yun eh. Oh, sabi nga sa akin ni Trisha kanina, sabi niya sa akin, Tito PJ, napanood ko yan sa sine. Sabi niya, nafe-feel daw niya na ano, na parang bumalik daw siya sa pagkabata. Sabi ko, anong pinagsasabi mo ako? Eh, kami yung mga bata nung panahon na pinalabas yung animated. 1994. Yun, exactly. Kung meron mang babalik sa pagkabata dahil sa panonood niyang film na yan, kami yung babalik sa pagkabata talaga. Kaya sabi ko, interesado pa rin akong panoorin siya. Yun yung pangalawang pinanood namin dun sa Mulan. Which is exactly the opposite naman para sa akin.
sa Mulan naman, yun lang yung medyo na miss out ko doon, yung mga key elements nung Mulan na animated. Yan naman yung parang nawala doon sa ano, sa movie. Sa live action. Oo, sa live kasi wala si Mushu. Wala yung cricket na makulit, ginawa nilang parang gagamba. Hindi, tao pare. Sino ba doon yung kapatid? Hindi, yung maliit. Yung 'di ba sa animated kasi tatlo lang talaga yung parang extrang lalaki doon sa ano, medyo close ni Mulan. Doon sa movie, sa live action, naging parang apat sila o lima. Ewan ko, yun din yung feedback sa nag-post kasi ako kanina, yun din yung feedback. Pero hinahanap ko kasi na cricket. Di ba naalala mo, yung sa animated, si cricket nilagay siya sa likod niya, di ba? Tapos si cricket yung nakapanggulo dun sa matchmaking niya. Sa ano naman, sa live action. Which is ngayon, spider. Ang nakapanggulo, yung gagamba. Yung kaya yun yung na-interpret ko na parang si cricket, ginawa nilang gagamba. Dun sa eksena na yun. Pero dun sa... Ayun, hindi ko... Dun sa buong... Sino ba yung tao? Buong story, yung... Ewan ko kung naalala mo yung nakapila sila, tapos sinasabi niya, sabi ng lola ko, swerte daw ako eh. Kaya ang palayo sa kanya is cricket. Alam mo yung sinusundot-sundot yung tenga? Ewan ko kung naalala. Yun si cricket. Yun si cricket. Okay. Tapos, dun sa animated, na-inlove si Mulan dun sa superior niya. Hindi dun sa... dun sa commander. Parang kapitan natin or something. Basta yun. Yung commander dito, nila. Parang... Pinapares siya dun sa ka-level niya. Oo. Yun, isa yun sa change na napansin ko rin. Tapos, yun, yung mga inaabangan ko na soundtrack, wala. Yung I'll Make a Man Out of You, yung Reflection, medyo hindi ganong na-emphasize dun sa ano. Yun yung napansin ko dyan, pre. Sa mga live action, wala masyadong ano eh, yung mga musical. Sa ano lang eh, sa Lion King lang yung naisingit yung musical. Pero pag yung sa live action talaga, wala ka masyadong mapapansin na may mga kantahan eh. Mostly talaga yun sa animated eh. Sinadya yata nila na ano eh, para hindi nga siya maging musical. Ginagawa nilang ano eh, talagang almost realistic. Tapos parang pagdating sa resource, hindi nila idinidikit masyado doon sa animation eh. Parang yun yung nangyayari lagi. Pero kasi classic sana yung I'll Make a Man Out of You doon sa training nila. Kahit background man lang sana, di ba? Background music or what? Or kahit ano, kahit isa man lang doon sa mga training part, yung ano, yung pinakuha yung arrow sa pinakataas ng pole. Tapos kung sino yung makakuha nung ano, nung arrow sa pinakatuktok, may something na reward, parang ganun. Parang ginawa nilang yung ano eh, yung parang ano, parang shrine. Oh, tsaka yung sa animated, yung pagdadala nila ng timba, dun sa parang patimbang-timbang na pole ginawa yun. Eh. Oh, paps, dun nila ginawa. Dun sa live action, parang magkahiwalay na ano eh, no? Na timba talaga. Tapos kapansin-pansin talaga na si Mulan, kahawig ni Jinri Park. Oo, pare. Kamukhang-kamukha eh. Kaya nun nakita ko yung comment niya. Maraming nag-comment nun eh. Hawig daw ni, ano, eh, ni Jinri. Ang napansin ko naman kanina, nung nag-post ako about it, pagpunta ko sa page ni Jinri Park, nakipag-collab pala siya kay Jay Tablante. Ah, talaga? Si Jay Tablante is the parang top photographer in terms of ano cosplay dito sa Philippines, di ba? Eh di ba si Jindri nagko-cosplay rin? Kinosplay nila si Mulan. Shinot nila si Mulan. Ayos ah. Mga pala, shoutout kay ano, kay Abby, belated happy birthday. Thank you sa milk tea. Correct. At saka shoutout na rin kay ano, kay Erica, yung aking ano kasambahay namin dito sa bahay. Happy birthday niya tomorrow. Advance happy birthday na rin sa bunso ko. Happy birthday! Magkasunuran sila ni Donna. Si Donna Aonce. Si Siong Ajis. Ajis. Correct. Happy birthday! Mga September talaga eh, no? Sabi ko, alam mo, September may mga toyo. Oo, pare. Halos. Sabi ko, in-explain ko kay Gail isang araw. Kasi tinanong ko si Siong, sabi ko, Siong, what do you want for your birthday? Tapos ang sagot niya sa akin, agad-agad, pre, sumagot ka agad siya na, ano. Baby brother.
Hindi. Ang sinagot niya, I want flowers and cake and Hello Kitty. So sabi ko sa kanya, matitingnan ko kung anong age kayo. Kasi total may girl naman tayo. Titingnan ko kung anong age kayo na may mess up. Yung kung anong age kayo nagsisimulang yung tipong, anong gusto mong kainin? Kahit ano. Kaya saan mo gustong pumunta? Kahit saan. Okay lang. Tapos pag pumili ka ng pupuntahan, kung ano, saan gusto mo gustong pumunta? Kahit saan. Hingga ganon. hindi decided, ano? Hindi decided. Oo. Sabi ko, tingnan ko kung kailan kayo nami-mess up. Tapos, alayan mo kanina, tinanong ko, sabi ko, Sean, what do you want for your birthday? I was expecting na, syempre, the same yung sasagot niya. Pucha, pre, ang sinagot sa akin, pink ball pen, tsaka blood of Hello Kitty. At least alam niya yung gusto niya, pre. Pre, saan ko kukunin yung blood ni Hello Kitty? Imbento ka na lang. Alam mo bakit yung... Saan niya nakuha yun? Saan niya nakuha? Kasi di ba minomonitor ko kayong blood sugar ko? Nakikita niya pag umaga at kinukunan ako ng dugo. Di ba yung piniprick yung dugo? Tapos sabi niya, Papa, why is Mama getting your blood? Sabi ko, she's just monitoring my blood. That's why it's just a little bit. Saka na yung napag-isip-isipan niya na gusto niya ng blood ni Hello Kitty. Lakas din ng trip eh. Malakas ba ulan dyan? Lakas ng ulan dito eh. No idea ako dyan, pre, pagdating sa ulan. Kasi, lalo na ngayon, bumili si Gil ng, ano, ng magandang kurtina. Halos hindi ko talaga makikita sa alos. Hindi ko makikita sa labas. Oh, ayun. Putik. Makapal. May version siya na opaque. Tapos may, pag i-hina-phrase mo siya, mag-ano siya, parang kalahati, opaque, kalahati, hindi. So, maliwanag pa rin. Kung gusto mo talaga siya na parang whole bintana, pwede mo siya iangat na todo angat. Hucha. Buti si Don hindi pa nakaisip bumili ng kortina dito sa amin. Di siya masyado nagbibili kasi pagkalipat niya sa bahay, edi doon na lang mas mag-i-invest ng mga gamit-gamit. Oo, pre, mas magandang doon na sa permanent house ninyo kasi dagdag lilipatin din yung mga bagay na ilalagay niyo dyan eh. Tapos eventually kung lilipat kayo sa permanent na bahay ninyo. Speaking of bahay, para yung kay ano pala, no? May walang tayo, kay Lloyd Cadena, yung bahay pala niya na piniling 8M. Okay na pala yan, ano? Nung natege siya, matik yun sa ano na kagad niya, sa ermat niya. Bayad na kagad gawa ng insurance. Ay, hindi ko sure yung ganyang ano. May ganyan pala. Kapag insured yung kinuha mong bahay, at alimbawa, kunari ako, yung owner ng bahay at nategi ako, yung bahay ko, matik, fully paid na agad yun. Eh, paano yun? Hindi pagawa fully. Yung kala Lloyd Cadena naman, ano na siya? Kumbaga, gawa na siya? Oh, gawa na siya. Depende na sa kanila yun kung i-renovate. Yung last na vlog niya, di ba yung tubig na lang yung nireklamo nila doon kasi tubig. Parang nagka-issue pa doon sa... RIP Lloyd. Isa rin sa mga Lodi yun sa pag-vlog. OG yun, pre. Correct. Isa rin sa mga pioneer. Nakakatakot lang kasi nung, di ba, namatay na nga si Lloyd. Tapos parang doon sa, habang pinapalad ko yung mga videos niya, lumabas yung video ni Jam, yung sa Jamich dati. Isa rin sa mga sikat rin na ano, na duo. OG rin. Nung ano rin, nung chinek ko, yung pinanood ko yung video ni Jam, pare, bata rin pala yun nung namatay, 28 lang. Oo, lahat sila bata. Si Eman, nakakatakot. Si Eman, 21. Si Lloyd, 26. Si Jam, 28. Nang putik. Ang babata, pare. Ano, podcast lang tayo, pre. Ha? Huwag na tayong tumuloy sa pag-vlog, ha? Oo, nakakatakot eh. Di, ang kinaganda, lumampas na tayo sa 30. baka pa-backwards ang ano eh. Nakakatakot pare. Kumbaga, parang sunod-sunod sila mga bagets. Tapos, at the same time, accomplish na sila. Kumbaga, unti-unti sila nakakapagpunda. Tapos kung kailan sila nakakapag-put up ng mga investments nila, sa kapis sila biglang kukunin ni Lloyd. Ang ano nga dyan, may isa nga nag-comment na ano, sabi nila na bakit si Lloyd pa? Andiyan naman si Buknoy. Ay ko, grabe itong nag-comment na to. Grabe sila makapag-wish ng ganun sa tao.
Grabe rin yun. Kasi naman eh, yung mga content niya, kung tutusin pare, kumpara mo sa mga content ng mga OG vloggers, mas ano, mas may substance naman yung mga OG vloggers kumpara yun sa mga pasasin ngayon. May mas babasura pa ba kay Makagago? Si, oh, yun na lang. Si Makagago, more on views lang talaga siya. Ah, diba? Si Makagago, yan si Buknoy, yan si Sanderford. Eh, dyan sila namumuhunan eh, sa negative content eh. Meron pa isa pre, yung sino ba yung magjowa na parang naglalaro yata ng ML, tas parang one kill, ano yun? One kill, isang hubad? Ay putik. Ano yun? Local yun? Parang, or, kumbaga, local base sila? Or, talaga? Oo. Hindi ko pa napanood yun. Kinitis na nga sila nung ibang mga vloggers din na parang ano ba yan, napaka walang kwenta, tapos prank na nalunod sa gatuhod lang na swimming pool. Tangin na. Isiyan gasa ba? Isiyan gasa, makukonsider mo ba as cancer bilang ano, bilang content creator? Well, sa totoo lang, ang yung mga paepa lang ni Sian, yun yung medyo nakakanseran ako. Pero yung mga expose niya, pre, napaka-helpful nung ganun. Oh, ang dami-daming tao. Oo, oh, ang dami-daming tao na nauuto nung ganun. So, yung mga expose niya na ganun, regardless dun sa mga side stories kung totoo man, ang point is na expose niya yung mga ano, yung mga scam na mga pyramiding. Pero yung mga side stories niya, like, binayaran kasi ako ng ganito para i-expose si ganito, tapos kinounterpay ako ni ganito para hindi niya i-expose. Paano niya na lang yun, pa-effect niya na lang yun, tsaka yung scandal niya na story behind the scandal. Hindi na ako naniniwala sa ganun, pero ang akin lang, ipuluti natin yung pwede nating mapulot out of mga basura nilang pinagagagawa. Puta, kay Sanderford, wala ka talaga mapupulot doon, men. Isang ano lang din yun, naghahanap din ng papansin. Ang tingin, ang ako naman, this is just a personal opinion tungkol kay Sanderford. Na ang tingin ko kay Sander kasi, nakatikim kasi siya ng taste of the limelight. Nakatikim siya ng ganun. Tapos syempre may nag-sponsor sa mukha niya. May nag-sponsor sa ano. Masarap yung feeling na ganun syempre. Pucha, sino ba namang may ayaw ng mga sponsors, di ba? Pero kasi nagkaroon siya ng mga decision na medyo sunod-sunod epic fail eh. Hindi ko alam kung sarili niyang desisyon or na-mismanage lang ba siya or what. Pero kasi masyadong sunod-sunod to the point na pati nga yung pagsikat niya, dapat inano pa niya yun eh. Parang pinursigi pa niya ng pinursigi yung pagsikat niya eh. Kasi nalunod talaga sa kasikatan oo, eh. Oo, na-ano siya eh. Nalunod silaw. Niya. Ayun, exactly. Na-ano siya eh. Na-overwhelm siguro siya nung ano. Kaya, ayun, medyo downfall lang. Tapos, yeah, yung mga ganyan. Yung minsan, ako, nag-cringe talaga ako kapag may mga ganyan. Kapag may mga vloggers or personalities na sasabihin niya na wala akong pakialam sa tingin ng tao sa akin. Nag-cringe ako kasi alam mo bakit? Yun, exactly kaya mo ginagawa yan eh, para sa tingin ng tao sa iyo eh. Kasi kung wala kang pake sa tingin ng tao sa iyo, edi wag mong i-post 'yan kung ano man 'yang ginagawa mo. Yung sasabihin nila na wala mong pake kung mainis si ganito or mainis kayo sa akin or whatsoever or what blah 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 blah. Wala mong pake alam kung may haters ako, may bashers ako. Pero kasi hindi, may pake alam ka diyan. Magma-matter pa rin 'yung kasi nandiyan ka na eh. Nandiyan ka sa ganyang klaseng industry ah. So might as well alagaan mo 'yung reputasyon mo. Eh, sabi nga nila, di ba, publicity, regardless of positive or negative, is still publicity. Yep, correct. Which is true, totoo naman. Kasi sa YouTube naman, hindi naman binabayaran yung likes and dislikes eh. Ang binabayaran nga naman dun is yung views. Yung buhay mo, hindi lang nasa tapat ng YouTube. Yeah. Hindi ka nasa tapat ng camera lagi. Hindi ka nasa tapat ng microphone lagi. Totoo. Ang buhay mo, pag bitaw mo sa microphone, yun, kakaharapin mo totoong tao, yun, totoong mga fans, totoong
totoong mga fans na totoong galit sa iyo, totoong mga tao na totoong iba yung tingin sa iyo, negative yung tingin sa iyo. Ngayon sasabihin mo syempre, it doesn't matter kasi nagmo-matter lang sa akin yung pamilya ko o yung kaibigan ko na naniniwala. Yun yung na iba ang tingin sa akin. Ikaw, nasa sa'yo yun. Pero ako, it wouldn't sum up kasi para sa akin eh. It wouldn't sum up kasi sa akin na kung totoong ganun ang tingin mo na sila lang nagmamatter. Di sana sa kanila mo na lang shinare yung content mo. hindi mo shinare publicly. Hmm. Di ba? Yung haters mo kasi malaking bagay rin yun para mag-improve kayo. Ngayon, kung wala kang pakialam, anong sense, di ba? Kumbaga, nire-reject mo yung pwedeng tama, i-improve tama. Mas sarili mo. Tama. Tsaka, yun na nga, huwag mo sabihin na ano, shoutout nga pala doon sa nag-dislike sa ano natin. Shoutout sa'yo, pre. Kung ano man yung pag-dislike, yun, sabihin mo lang, kami titingnan namin kung kaya ba namin gawa ng paraan. Normal yun, Brad. Okay oh, lang yun, yaman mo na yun. Shoutout pa rin. Yun lang sa atin, di ba? Hindi naman lahat mapapasaya mo eh. Mm. Tsaka ano, kumbaga, we're testing the waters pa rin talaga kung ano eh, kung may magki-click o hindi. So, okay rin. Tama. Ayun, shout out nga rin pala dun sa ano, sa na-introduce sa atin ni ano, ni paring Patrick nung nakaraan. Si uy, Miss, oo nga pala, oh, Miss, nakita ko 'yon. Kayla Heredia. Correct. Pinalo ko siya pre and very surprisingly napakahawig niya kay Nadine. Correct. Actually in some aspects medyo lamang pa nga siya kay Nadine kung tutuusin eh. Yun nga lang ano syempre Nadine is Nadine, 'di ba? Hmm. So shout out sa kanya, naglakas loob akong i-message, 'di ba? So sinerch ko sa IG, pinapalo ko na pala siya dati pero hindi siya pa ganung kakilala nung time na nag-start siya mag-stream. Ako naman, finalow back niya ako nung finalow ko siya. And sabi niya, okay naman daw yung mga works ko. So hopefully pare, ma-realize namin yung collab na ano na pinopropose ko sa kanya. Gusto ko siyang ma-add sa portfolio ko as photographer. Nice. Hello, Miss Kayla Heredia. Hello, Ninong. Hello, Ninong. Tunog. Sorry, nag-traffic lang. Ayos lang yun. Ano na? Ayos lang yun. Walang kaso yun, Ninong. Asan si, ano? DJ Kuno? Tulog na. Tulog na. Andun na, Ninong. Tulog na si DJ Kuno. Ayun nga yung... Ikaw, Ninong, kamustang linggo? Okay lang. Di ka ba inulan? Mula na, lakas. Kanina, kaya pumasok ako agad. Eh, gandong ulan, Ninong, nakasira pa man din ang intercooler yan. Sira nga, mahirap dyan eh. Mainit yung makina, tapos mababasa, malalamigan. Lalamigin. Natural pa man ding sirain yung intercooler. Saan galing yan? Wala, dito lang. Nasa bahay. May ginawa lang. Napag-uusapan kasi namin kanina, topic kanina, yung mga movies. Nakakaaliw. Hindi ko alam, ano ah, men, kung lumabas, kasi nakalagay doon sa poster, March daw nag-showing yun, di ba? Yung Mulan? Oo. Baka na-hold. Gawa ng, yun nga, yung pandemic. COVID. Uh-huh. Akala ko naman, March talaga siya na showing, tapos kaya lang sumikat recently, kasi recent lang lumabas dun sa download sites. Then na-hold siguro, kasi dapat, ang kasabayan yan nun, ang alam ko is yung Black Widow. Yun dapat yung isa sa mga kasabayan niya. Ang kaso, yun nga, nagkaroon ng pandemic. So lahat ng mga schedule ng movie release, nagsiurungan. Kung di man by December, by next year na halos yung release. Pero kasi tas yung iba bawal din mag-shoot eh, no? Oo, kasi nagpa-positive na yung mga actress nila eh. Money Heist nga, si Lisbon, nagpa-positive din sa COVID eh. Wow, talaga? Kasi hirap naman kung mag-shoot sila tapos may mga mask din. Hmm. Parang yung setup nila nangyayari ni nung ano eh. Kumbaga, kung ano lang yung may shoot nung specific na eksena, yun lang yung
pupunta dun sa site or kung sa studio man gagawin. Tapos limited lang din, bilang lang din yung ano, yung nasa production. Tapos yun na, mahirap gawin, na, mahirap siya gawin sa, for example, yun, yung money heist. Ang dami mong taong kailangan na yung crowd pa lang, ang dami na nila, di ba? Kailangan mo mas clean lahat yun kung negative lahat yun. Plus parang, yung place, kailangan disinfected din yun. Totoo naman. Kumbaga, sangkatutak pa na requirements yung kailangan bago makapag-umpisa ng ano eh, ng shoot or ng production, kung ano man yun. Wait lang ulit, Paps, ha? Wait, sumusubo kasi ako. Nakain ka pa lang. Hindi, nakagatan ko, nagmi-midnights na kami ni Don eh, nakagatan ko na yung Big Mac. sumusubo pa konti-konti eh. Actually kanina ako rin para rin ako ano, para rin ako nangangasim kanina sa ano, sa burger, kaya ni-request ko kay Gil. Sabi ko, order ko ng burger. Mag-order kami kanina Burger King. Parang ang tagal-tagal ko na nakakain ng burger. Parang nakaka-diet. Meron naman. Meron pa ninong 24 hours ba ang app, no? Oo, 20, hindi, actually yung mga nagdi-deliver, 24 hours na sila allowed. Pero per location, yung iba, no? Habi ni Donald, depende raw sa store. Siguro paano na, yun? Mapapamahal ka kung, for example, medyo malayo-layo sa location mo yung pagkagalingan ng food? Yun nga. Kung magtatagal, halimbawa, estimated time, matagal darating, huwag mo na ituloy. Estimated time, 3 hours. Huwag na. Ano yun? Oh. Bagyo pa kukunin. Bagyo pa kukunin. Jelly. Jollibee Baguio. Leslie Tagaytay. Sayang si DJ Kuno. O kaya ano, Colette. Sa ano pa, sa Tagaytay pa. Bakatulog na yun. Bakatulog na. Kasi parang 8:30 pa siya nag-message eh. Oo nga, sabi ko kay DJ Kuno kasi mag-uminom ng El Chago. Masarap kasi yun. Ay, oo. Kaya inantok tuloy. Pinakainok tuloy. Baka uminom naman ng hazelnut, kaya lang baka inantok doon sa hazelnut. Ah, pwede, pwede. Baka naman, ma-sponsoran. Hazelnut, oh, sarap siguro nun. Nga pala, men, JC, napanood mo yung ano, di ba nagpatulfo na si ano, si China? Oo. Nag-sorry daw ah, may isang girl na ano ah, sumabit. Yeah, yun yung, di ba sa video niya, nabanggit niya na, si Team A makikipag-collab daw sa isang babae. Eh, yung babae na yun, unfortunately, yung mga parents at grandparents, medyo conservative. Ayaw syempre na madawit yung pangalan sa scandal or ano. Baka sabihin kasi third party siya or what. Eh, kaya na-name drop ba siya ni China? Yes, yes. Pucha. Public apology naman siya. Public apology naman si China. Nakakatawa ka sa dyan kaya. Talagang nung pinapanood ko talaga yung ano, yung pinagkakasundo sila ni Idol Rappi. Putik yung bunganga na yung non-stop. Hindi na nakasal tayong dalawa, si Rappi tsaka si Team Sawyer. Samantalang turn na ni Team para magsalita. Okay, pero alam mo, bre, diba, I remember the last time na nag-usap tayo about yung issue ni Team Sawyer at tsaka kay China. Oo, yung topic natin last time. Oo. Diba, sinabi ko na sa issue na yan, parang sa side ako kay China. Mm-hmm. Nung napanood ko yung YouTube, bre. Oh, ano na? Ano nang ano mo ngayon? Kasi ako wala talaga eh. 180 degrees, pre. 180 degrees. Sabi ko sa'yo, mahirap. Kahit sabi opinion mo muna yon. Pero kasi, syempre, check mo muna yung scenario din, di ba? Baka mamaya kasi may something talaga siyang hinahabol kay Tim eh. Samantalang kasi yung... hindi, yun na, pre, ang sinasabi nga nila, when you are presented with new facts, try mo i-evaluate yung new facts. Wala namang absolute na opinion, okay. Eh, di ba? Sabagay, tama. Yun yung ano ko doon, parang hindi ko ito-tolerate si Tim, pre. Kasi inamin din yan, ng babae siya or ano. Pero pre, yung ganong sister kay China, pre. Di ba? Ang isa lang matoterm ko doon, pre, toxic. Napaka-toxic ng ganun. Kasi, malalaman mo naman kasi during the interview pa lang, kahit si Tito Rappi yung nagsasalita, ribat ng ribat, Paps. Tuloy-tuloy. Oo,
non-stop. Kaya parang kung isipin mo na sinasabi ni Team Sawyer na sinasaktan siya, pare legit. So may pala na pagsasaltaan babae tapos sa build ni China, parang ang bigat ng kamay niya. I-imagine mo na lang. Sa totoo lang, hindi ko pa napapanood yung full interview. Yung parang first part pa lang yung napanood ko doon. Pero pre, hindi ko na yung first part pa lang halos. Parang nag-cringe na ako na parang gets ko na kung parang nag-gets ko na kung ba't ng babae si Tim or what. Or kung gusto man niyang hiwalayan to or what. Tapos parang sabi pa ni Tito Rapi, kasi ang dami, parang ang gusto lang mangyari ni Tito Rapi is kunin yung pinaka isasampang reklamo. Samantalang habang kinatanong siya ni Tito Rapi, ang daming sinisingit na kung ano-ano, kesyo ganto, kesyo ganyan. So, parang ang dami-dami ng reklamo to the point na nalilito na si Rapi Tulpo kung ano talaga yung gusto mangyari ni China. Eh ako habang pinapakinggan ko, ah puta, pera to. 100,000 hinihingi tapos biglang ang para magkaayos lang sila is maging 50-50 sila dun sa ano sa kinikita ni team. Yun lang yan, pera talaga eh. Paano pa sila mag 50-50? Dinilit nga niya eh. Mukhang ano eh, yung sinasabing delete mukhang namang hindi totoong dinilit eh. Kasi, oh, nag-I love you na nga. Oh, kasi nga naghahabol pa ng ano eh, ng kita eh. Parang ang gusto mangyari ni Rapi, yung solution is since yung idea daw nang gagaling kay China, as yung tapos yung channel binabag yung mga video ay binabagsak sa channel ni Tim, yun doon na yung 50-50. Pero the following contents na ipoproduce either kay or for sure kay China na lang yun. Moving forward, lahat yun kay China na. Tapos kay Tim, content ni Tim, yun lang. Kumbaga wala nang sa mga in-output ni ano ni Tim na video. Dapat wala na si China doon moving forward para yung kita talagang ano sila, ang kay China ay kay China, ang kay team ay kay team, yun yung magiging ang sinasabing dinelete na video, yung video na sinasabi ni China na kumita si team ng 800,000 plus yung ngayon pa nilang mga video, yung video nila na kay Tulpo na parang anong nangyari tuloy, naging kakolaborate nila si ano eh, si Tito Rapi. Masyado ano. Dahil nga doon, parang yung isa sa mga sikat din na video kay Rapi Tulfo ay yung nahuli na magkaibigan, tapos nabugbog. Tawa ko ng tawa rin eh. Inopen up nila yung ano, yung batas nga sa Philippines na kapag mag-asawa kayo at nakita mo sa akto yung asawa mo na kinakanan. Parang napanood ko yan, Paps. Yun ba yung binugbog. Mag-best friend daw? Oo. Yun. Tapos yung... Na-open nga nila yung controversial na batas, di ba? Which is totoo naman kasi parang ang mangyayari, maja-justify yung pagpatay mo dun sa bumibembang sa asawa mo. Or, yun. Ang laki ni kuya. Ang laki ni kuya. Sabi nga ni Sir Rapi, hindi ka man lang natakot. Kilala mo na yung jowa, di ba? Siyempre, pag kilala mo na yung jowa, matatansya mo man lang kung maskulado ba, malaki ba, di ba? Putsa, hindi mo lang natakot si kuya. Ang lapat siya pa man, eh. Siya pa man din daw yung gagawing photographer dun sa prenup. Kaya mag-cover. Tapos, nakakatawa no, kasi double deck daw, di ba? Tapos yung pinag-ano-ano aircon, may siwang. So sipat na sipat sila ng may-ari ng bahay. Siya na yung may-ari ng bahay. Siya pa yung may-ari ng aircon na pampalamig. Siya pa yung may-ari ng alak. Tinira yung sa alak. Sa tulpo pa din yan? Oo, sa tulpo pa rin yan, boss. Sa tulpo pa rin. Dati kasi, kaya hindi ako ganong nanonood ng tulpo. Kasi ang tingin ko sa kanya, parang makabagong face-to-face lang ni Chang Ami eh. Eh, nakukornian ako doon kasi scripted na scripted yung iba. Ako naman, ang gusto ko doon yung ano, yung pag kumukonsulta na si Tito Rapi sa mga lawyers. Sa mga lawyers. Ako dati, pinapanood ko naman sa kanya yung bitag. Yung bitag na show niya.
may naaliw ako. Andun ba si Rapi? O yung ibang kapatid niya? Yung isa yun, yung isa. Ibang kapatid. Erwin. Ito na yata sa kalabas ha. Kumukulog ha. Malakas ang ulan dito. Baka dyan, malakas na rin ulan dyan. Oh, tapos na umulan dito eh. Ngayon lang kumukulog. Kanina, habang nanonood kami ni Donna ng Mulan, yung cartoon, lakas na nung kulog. Tapos maya-maya biglang umulan na ng malakas. Bumuhos na. Tapos nung kinuha ko yung McDo, umuulan pa rin. Baka kaya sumasaltik na rin si Globe. Wala na ulan eh, no? Hmm. Ayun, yun nga Paul. Kaya siguro ganyan yung connection mo. Bumibitaw-bitaw. Tsaka na, ano, interesting din yung mga post ni Globe na parang may factor yung pagdating ni dito. May mga official statement post sila sa... Kahit nila, anong sabihin nila... Pag na, yung dito, andito na. Then, ano na naman eh. Andiyan na yung mga satellites and everything eh. May iba nag-test connection na nga yung iba eh. Nag-join ako sa Facebook page ng dito eh. Yung iba, skeptic pa rin. Parang, tatanong nila kung legit daw ba talaga yung bandwidth tsaka yung presyuhan. Ewan ko, kung basta, alam mo naman ang Pilipino eh, basta promising and at the same time, ano, eh parang si Converge dati, di ba? Parang si Converge yung may ganyang aura dati eh, na Converge will solve the PLDT Globe issues, pero ano ngayon? Tsaka yung Converge dati, ano rin, di ba? Parang mababa din. Ngayon ba, at par na ba ng presyuhan with Globe and PLDT? Oo, oh, parang ganun na rin eh. Oo, pero magkasimbagal na rin nata sila. Putik yan. Ang natatawa ko kanina, yung post ni Liza Soberano. Alam. Nag-post si Liza Soberano na ano, tungkol sa Converge daw. Tapos eh, ang bilis nag-reply ni Converge. Di syempre, kumagat naman yung ibang netizen, di ba? Unfair kayo, Converge, porque si Liza Soberano yung nag-complain. Ang bilis niyo sumagot. Paano naman kami mga pangit? Celebrity. Paano na yung mga pangit? Bahala kayo dyan. Bagal pa rin connection nyo. Yun yung sabi ni Converge. Mas maaga mong matanggap na unfair talaga ang buhay. mas mapapadali buhay mo. Kahit saan. Nakita mo na ba, JC, yung Facebook nila, Converge? Hindi pa. Pag may nag-post eh, may mga magko-comment agad. Hindi, di ko pa ano. Mas babad ako. Matagal na nung down ko na 1.5, isang taon na, hindi nyo pa na-connect. Pero may nabasa rin akong ganyan, pero hindi sa Converge, sa PLDT naman. Nag-down din tapos hanggang ngayon hindi pa rin maayos yung installation, parang ganun. Kaya nakakatawa eh. Speaking of China naman, maiba lang din. Ewan ko kung totoo din yung shinare sa akin ng father ko na ano, nakipag-gera na raw yata kasi China kay India. Ay, mga ano, yung mga missiles. Ako na papasadaan ko lang siya sa ano, sa Facebook wall ko pero hindi ko pa binabasa in full details, pero parang ganun nga nangyayari, Paps. Ngay, mahirap diyan eh, baka mag-trigger ng World War 3 po. Tsaka, ano naman ng Pilipinas, kumbaga imaginein mo, maligawan lang tayo dito ng isang missile, di ba? Meron naman tayo dalawang jet. Yeah, napaka ano, napaka reassuring nino nga. Binigay pa yun kay ang ganda ng tawa ni Nino. Dalawang jet. Pucha, yung jet naka-parking pa sa airport, yung driver taga QC. Anong oras pa dadating sa airport yun? Malay mo, ipa-repair nila yung mga tora-tora dati sa ano. Puta, classic. Oo. Okay yun. Ano yun? Halong katimpan nila sa bataan. Pang sine yun. Mga pinapasabog. Mala Pearl Harbor yung dating. Ito ang kulit nun. Oh, mag-hire na lang sila ng mga manananggal galing Aklan at saka Sikihor. Good na yun. Pero yung dalawang jet ni nung refurbish yun, ano? Siguro. Tapos yung buntot ng jet, may nakalagay si DR King. Hahaha.
Pero I mean, kidding aside, ang point ko naman doon, alam mo yung tipong, syempre, missile, dalawang missile, binanatan sa South China Sea, di ba? Kasi, pre, maligaw-ligaw lang yun ng target. Mapadpad sa lupa yun. May kalalagyan ng isang isla ng Pilipinas. Hindi lang. Tsaka yung ano nun, yung takot na madudulot, lalo na sa mga ano, sa mga mabilis maniwala na we're at war, mga ganyan-ganyan. Shout out kay DJ Kuno. Na nananaginip na ngayon. Nananaginip si DJ Kuno eh. DJ Kuno. Mi. Closing na tayo. So, teka, before tayo mag-close, gusto mo nang mag-thank you kay Anchor for making our podcast possible. You know? Salamat. Kung di dahil kay Anchor na discover ni Pat, di tayo makapag podcast ngayon. Bale, with Anchor kasi pag nag-sign up ka at nag-upload ka ng audio file mo, matik pag ano mo na siya, pag pinublish mo na siya, matik maano niya, madidistribute sa iba-ibang podcast channels, which is isa sa mga pinakilala is si Spotify. So, thank you galing. For making our podcast possible. So, ano pa mga ano niyo pare, mga sponsors na pwede niyo isingit or mga shoutout bago tayo mag-close? Shoutout sa akin sa ano, sa misis ko. Shoutout. Laging isa sa mga unang nakikinig ng mga bagong upload natin. You know, thank you Gail. Shout out rin kay Donna sa misis ko na nag-back to back kami kanina ng Mulan. From live action to animated. O shout out kay Melly. Tapos si DJ Kuno, baka nakikinig lang yun. Baka alam niya yung topic ngayon, kaya hindi na nag-join. Oo, kaya umalis na. Diba na next time may bisita naman na eh. Kaya lang Paul, wag mo muna sabihin ha, wildcard pa rin para, ano, para iba yung datingan. Kahit sino lang maimbita. So, yun po mga abangers. Till our next podcast. I'm JC. I'm with Paul and Ninong Mike. Thank you and good night. Thanks for listening. Abang-abang sa next time. Bye-bye.